Magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Atin pong basahin ang isang versikulo lamang po ito na matatagpuan sa Isaiah 13 verses 11. Parurusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan at ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Ibabagsak ko ang mga palalo, susugpuin ko ang mapang-api. Ito po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan sa umagang ito. Minsan po ay naiisip po natin na ang Diyos ay hindi magpaparusa. Minsan ganun yung iniisip ng maraming tao dahil ang alam nila sa Diyos ay ito ay mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ay God is a God of love. Ngunit ang Diyos po ay Diyos na banal at Diyos na sa kanya po, sa dahil sa kanyang kabanalan, naroon po ang pag-ibig at naroon din po yung katangian na siya po ay Diyos ng katarungan. He is a just God. Na ang ibig sabihin po na hindi po niya binabaliwala ang mali, hindi po niya binabaliwala ang kasalanan bagkos ito po ay isang serious matter with the Lord. Seryoso po ang Panginoon kapag ang pinag-usapan po ay ang kasalanan, ang kalikuan, ang hindi pagtitiwala at pagsamba sa iba pang bagay, kundi ang nais po ng Diyos ay atin po siyang kilalanin. Ngayon, ano po ang gagawin ng Panginoon sa mga hindi kumikilala, hindi sumusunod sa Kanya, at talaga naman pong patuloy sa paggawa ng kasalanan? Ang nais po nating bigyan din ay ang Diyos ay nagpaparusa din. Yan po. Sabi po doon sa versikulo na ating babasahin ay parurusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan. Yun. Parurusahan ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan. Tapos, at ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Ibabagsak ko ang mga palalo. Susugpuin ko ang mapang-abi. Ito po ang gagawin ng Panginoon dahil hindi po maaring magpatuloy, ang Diyos ay banal tapos ang mga tao ay magpapatuloy sa kasalanan. Maraming pagkakataon na ipinakita sa Biblia na ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan. Ang sarili niyang bayan, ang Israel, ay nagpatuloy sa kasalanan at pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pinarusahan din niya. Maging ang mga bansa na nagkaroon ng mga paglusob at pagsira sa bayan ng Israel ay pinarusahan din po ng Panginoon. At sabi nga po sa talatang ating nabasa, ang daigdig na nagpapatuloy sa kasamaan ay parurusahan ng Diyos. Ito po ang sinabi ni Yahweh. Ang mga tao na namumuhay sa kasalanan ay parurusahan din po ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng iitsapera o ialisin sa isip natin na at isumbat sa Panginoon na akala ko ikaw ay God of love, pero bakit ka? Bakit mo ako parurusahan sa aking kasalanan? Ito po yung bahagi ng Diyos ng kanyang kabanalan na siya po ay magpaparusa sa kasalanan. Siya po ay Diyos ng pag-ibig na handa pong magpatawad sa bawat nagkasala. Kaya kung tutuusin nga po, hindi nais ng Diyos na parusahan ng tao, kaya siya nag-o-offer ng mensahe ng kaligtasan. Kaya po siya nag-o-offer na tayo ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Kaya po niya binigay ang kautusan upang ang mga tao ay sumunod sa kautusan. Ngunit dahil po nga sa kautusan, hindi kayang masunod ng mga tao, patuloy sa paggawa ng kasalanan. Ano na po ang ipinagkaloob ng Panginoon? Ang kanya na pong bugtong na anak na si Jesus. Na sa pamagitan ng Panginoong Jesus, siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. At kung tayo ay mananampalataya sa ginawang iyon ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Diyos na tayo ay kanyang patatawarin kung tayo ay magsisisi at magbabalik loob sa Panginoon, kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Jesus na siya ang nagdusa, nag-alay ng kanyang buhay,
Siya ang ipinagkaloob ng Diyos para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Tayo po ay mapapatawad. Tayo po ay maliligtas. Hindi po natin daranasin ang kaparusahan ng Panginoon sapagkat ang Diyos po ay may laan na kasagutan sa kasalanan. May laan na solusyon upang ang tao ay hindi makaranas ng kaparusahan. Ngunit sa mga mananatili, sa mga hindi mananampalataya, sa mga magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, sa mga magpapatuloy na maging palalo, mang-aapi ng kapwa, sa magpapatuloy sa paglakad sa kalikuan, makakaasa po tayo na ang aabutin po natin ay kaparusahan. Minsan sabihin natin, bakit naman po ngayon marami ang gumagawa ng kasalanan, marami ang gumagawa ng kasamaan? Ngunit makita po ba natin na sila ay pinarurusahan? Marahil sa ngayon po ay hindi nyo nakikita ang pagpaparusa ng Panginoon. Pero tiyakan po na sinasabi ng Diyos na ang mga tao na hindi magsisisi, hindi tatalikod sa kasalanan at patuloy na magagawa ng kasamaan ay daranas po ng kaparusahan mula sa Panginoon. Sabi po dun sa John chapter 3, verse 36, ganito po ang sinabi dun sa Juan 3, na verse 18, ayan po, hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinahatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Napakalinaw po ng sinasabi ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na hatulan tayo, kaya nga kailangan manampalataya tayo sa bugtong na anak ng Diyos, sapagkat siya po ang pinagkaloob ng Diyos para sa kabayaran ng ating mga kasalanan at kailangan po tayong manampalataya sa Kanya. Sabi po doon sa John 1:3-16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Napakalinaw po ng magandang balita ng Panginoon. Dahil po sa pag-ibig niya, ayaw po niya na tayo ay parusahan, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. At upang ang sinumang sumampalataya, sabi po, hindi isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus, hindi upang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas. Yun po at talaga ang gusto ng Panginoon, na tayo ay iligtas sa kaparusahan, tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit, ano po ang isang side nito? Sa hindi mananampalataya, sa hindi kikilala sa anak, sa hindi magsisisi ng kanyang mga kasalanan, ano po ang gagawin ng Panginoon? May nakaabang po na kaparusahan. Meron pong nakatakdang kaparusahan sa mananatili na lalakad sa kalikuan, sa mananatili na mamumuhay sa kasalanan, sa mananatili na hindi mananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang aabutin po ay kaparusahan. Huwag na po nating antayin ang panahon na yun. Huwag na po nating hangarin or baliwalain ang babala na ito ng Panginoon na magpaparusa siya. Huwag po nating baliwalain ang mensaheng ito na ang Diyos ay nagpaparusa din. Kundi ang saliksikin po natin ay paano hindi ko dadanasin ang pagpaparusang iyan ng Diyos. At ang sagot po ay ang pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ulitin ko po yung binasa doon sa John
3:18, hindi hahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak, ngunit hahatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa kanya. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na hindi natin maranasan ang kaparusahan na yun. Pagkos, ang maranasan natin ay ang kanyang pagliligtas. Huwag mo pong sayangin ang mga panahon na ito. Kung ikaw naman ay nakatagpo ng kapatawaran, ng kaligtasang ito, ng buhay na walang hanggan na ito ng Panginoon, ibahagi mo rin sa iba ito upang hindi nila danasin ang pagpaparusang ito ng Panginoon. Ipanalangin mo sila at upang kung marinig nila ang mensahe ng Diyos ay buksan nila ang kanilang puso. Ang pangalawang bagay na pwede nating gawin ay manatili tayo sa pag-ibig, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at ang pamumuhay na ang Diyos ang naghahari sa atin. Pangatlo po, ano pong dapat nating gawin? Ay palagi po tayong manatili sa salita niya upang ito ang ating maging kalakasan. Sabi nga, kung itatago ko sa aking puso ang iyong mga salita, ako ay hindi magkakasala sa iyo. Sabi, Awit 119:105, yung sinabi, if I hid your words in my heart, I will not sin against thee. At yun ang sinabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ilagay natin sa ating puso upang hindi tayo magkasala. At kung tayo ay hindi magkasala, magpapatuloy tayo sa paglakad sa Panginoon at hindi natin daranasin ang kaparusahang inihanda ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya at hindi lumalakad sa Kanyang katwiran. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama, maraming salamat po sa mabuting balita na ito na ibinigay mo sa amin. Although ito po ay nakakatakot na marinig na ikaw ay Diyos ang nagpaparusa sa kasamaan, sa kasalanan ng tao, sa mga palalo at sa mga patuloy na lumalakad sa kasamaan, Panginoon. Isang negatibong balita na merong ganitong katotohanan sa Biblia, ang pagpaparusa mo. Pero salamat o Diyos sapagkat merong ding magandang balita na ikaw ay nagdala ng kaligtasan, ng kapatawaran at ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak at kung sa pamamagitan niya kami ay manampalataya, kami ay sumunod sa iyo, kami ay makakatagpo ng kaligtasan. Lord, dalangin ko na ang bawat tagapakinig na ito ay tumugon sa iyong panawagan ng pananampalataya sa iyong anak na si Jesus upang hindi na namin danasin at upang hindi kami humantong sa kaparusahan na iyon. Bagkos ang aming danasin ay ang buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon at ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po and see you again tomorrow.